Udah, John Cena Nesonnya. Hah? John Cena Nesonnya. Nandiyan si Hina Nesonnya. O, sige, papasukin mo. Sabi mo ko eh. Himala ha, nakapas siya si Nanay Sonya at Chumang Papa. Sino ka saan mo? Madam! Punta pa sa pangalan ko, ha? Namimiss kayo, madam! Ha? Namimiss kayo. Ay, namimiss mo ako? Opo. Ay, hag ka sa akin! Namimiss pala ako ni Nanay Sonya! Oh. O, diba? Chismusa ka, maritis ka talaga! Inabangan mo na ako dito na makawin ng Pangasinan at alam mo na na nandito ako. Anong Pasalo hinihingi mo? Pasalo mo lang. Pumunta kayo sa Negros! Akala mo hindi na ako babalik, no? Opo. O, kumusta ang buhay ngayon, Nanay Sonya? Mayroon. Mahirap? Akala ko pa, sabi ng mister mo, mayaman ka na. Mayamo, ha? Bili na bili ako ng bigas namin. Isang kilo lang. Sabi ni, nagkita kasi kami ni Placido. Kinumusta ko. Sabi niya, o, kumusta si Placida? Ang sagot na maya sa akin, ay, hayaan mo na, mayaman na siya, hindi na niya nangangailangan ng tulong. O, tapos ngayon, sabi mo sa akin, mahirap ka. Ano ba talaga ang totoo? Mayaman ka o nakapag-asawa ka ng foreigner? Full of it. Naka-uniform pa madam ha? Oh? Naka-uniform pa pumunta oh. Dito ha? O halika, nag-copy ka na ba? Nag-merienda ka na? Hindi po. Hindi pa? Oh, sige, dito ka kailan muna. Kailan po madam? Ano nangyari sa uniform niya? Ano nangyari sa uniform mo? Bakit kumupas na? Pike? Kailala pa? Oh. Pike? Yung naglalaba yung orang ko na lang. Dito na to. Ano ko pasan? Ah, dito ka. Upo ka dito na ni Sonya. Hello ate. Nagda-drive kayo ng pedal? Opo. Ha? Namamasada kayo? Bakit nasaan yung lakay nyo? Ah, may trabaho din. Tapos kayo, nagpipidal araw-araw. Hindi ako magpipidal. Walang kami kakainin. Kulang saon niya. Saan ba bahay mo? Diyan o. Pwede bang puntahan natin? Sige, pwede sumakay. Ito yung bahay niya. Mga kababayan, ito mo. Ito yung kuko nila. So, kailangan po bago kayo makapasok, hindi pwedeng tuloy-tuloy, dali-diretso kasi talagang matatapyasan yung liig nyo. So, kailangan lumuko kayo. Lumuko na yung bahay namin. Ayan, ganyan. Teka, taglit na baka ma... Sonya na nakarating na ako, nakabalik na ako ng Pangasinan. Hindi ako maalala niyo ako eh, na hindi kayo pumunta dito. Na-miss mo lang ako. Okay. Kaya... Pati si Ros, pupunta kami, dalawa kami, wala kayo dito eh. Ay, pumunta kayo dito nung wala sa Negros ako? Na-miss okay. Kayo. Sino ngayon si Nanay Rose? Yung kasama na... I-describe mo nga sa akin si Nanay Rose. Ano? Yung maliit na babae. Tapos? Yun lang. Yung maliit? Ano pa? Hindi ko masyado kasi matandaan. Kailangan i-describe mo sa akin ng maayos. Maliit na babae. May team. Wow, ah. Sabi niya, maitim daw, ah. Ha, maitim? Lumamang ka lang ng konti. Maitim! O tapos, yung maliit. Ibulong mo lang para hindi ka marinig. May camera pa naman. Karibal ko na yung andun sa... Karibal mo? O, yung... Ah, karibal mo ni sino yon? Yung karibal na yon? Yung mayroong tungkong. Si ano, Rodolph? Oh, Rodolph. O, mag-ano ka? Humingi ka ng pasalubong, wala akong pangbigay sa'yo. Kumain ka lang dito sa loob ng bahay. Kape, Nanay Sonya. Ayan, may maruya. Kuha ka nga ng ano, pakingako. Tinidor. Ayan, may maruya. Mamili ka na lang.
Din may mga piyaya dito. Ayan, may uboy-uboy. Oh, tapos ayan. Mamili ka lang, may saging pang nilaga. O sige, kakain ka habang nagkukwentuhan tayo. Si Nanay Sonia po, mga kababayan, no? Kung naalala nyo, ito po yung pinagawaan ni Mama Zel ng bahay, no? At napakaliit pa ng challenge natin noon. Siya ay natulungan namin kasama si hashtag Mama Zel Angel of Hope. Ayan, pakibisita at supportan po natin yung kanyang channel. Siya po yung aking unang sponsor, nanay-nanayan ko nung possible po yung aking channel. Isa na po si Nanay Sonia na nabigyan natin ng bahay. Ayan, si Nanay Sonia, isang masipag na nanay na talagang hindi iniinda ang ulan at init. Sinusugo ni Nanay Sonia yan para meron siyang ipakain sa mga anak niya. Ang trabaho ni Nanay Sonia ay nagpipidal. O, oh, diba? Ilang taon na ngayon, Nanay Sonia, nagpipidal ka? 10 taon na nagpipidal si Nanay Sonia. O, oh, diba? Napakatagal hanggang ngayon. Dahil yun lang ang tanging pangarap ni Nanay Sonia. Ayaw niyang magutom yung kanyang pamilya. Hindi uuwi si Nanay Sonia ng bahay na walang bit-bit na isang kilong bigas o kalahating bigas, no? Kalahating kilong bigas or ulam. Kahit itlog mabit-bit ni Nanay Sonia, masaya na siya. Di ba, Nanay Sonia? Ano ba talaga ang buhay ni Nanay Sonia nung hindi pa tayo nagkita, Nanay Sonia? Natutumba na yung bahay namin. Natutumba na ang bahay. Tapos? Wala kami makain, malam. Tapos? Wala kami matirahan. Butang-butang bahay namin. Yung humiga na yung bahay mo, di ba? Tapos? Wala yung buhay. Binigyan mo kami ng pidal, madam. Ayan. Kasi ang bahay ni Nanay Sonia noon ay nakahiga na. No, yung nadat na namin, yung unang episode namin, no, nung vlog namin, nakahiga na talaga ang bahay ni Nanay Sonia. Nakadapa na talaga, no? Pagpapasok na tayo doon sa loob ng bahay niya, talagang kailangan pa nating yumukong ganun para makapasok tayo doon sa bahay niya. So, ganyan po talaga ang buhay ni Nanay Sonia. Tapos, kahit papaano, nabigyan ng bahay, nabigyan ng pidal, no? Kahit papaano, lumuwag-luwag yung kanyang buhay, hindi na tulad dati talagang, no, Nanay Sonia, no? Tapos, pero mo, minsan maabutan namin, bit-bit ni Nanay Sonia, kalahating bigas lang, tapos lalabas na naman siya, bababa siya ng maaga, no? Para magpasada, din uwi siya, pag oras ng almusal, no? Or oras ng tanghalian, may bit-bit na yan siya ng isang kilo or kalahating bigas. Then magsasaing pa rin siya dahil pakainin pa niya yung kanyang mga anak. Then after lunch, magpapahinga lang ng konti. Babalik na naman, mamamasada na naman si Nanay Sonia para pagkahapon meron na naman siyang bit-bit. May maibili naman siyang bigas. Ganon. No, Nanay Sonia, no? No, nagkita tayo, kumusta naman ang buhay no nagkita tayo, Nanay Sonia? Masaya ba kayo? Pakikwento nga, Nanay Sonia, masaya, sa mga kababayan natin. Masaya rin ako no, napagawa ni Madam yung bahay namin. Saan binigyan ako ng pidal. Meron kaming pinakain ng bigas, grocery, yun lang. Bakit parang naluluha ka, Nanay Sonia, na maalala mo yung buhay mo noon? Kasi pangarap mo noon, Nanay Sonia, mapayos yung bahay mo, di ba? Po. Di ba, lagi mong sinasabi, paano rin yung bahay namin, wala na nga kami makain, tapos ganito pa yung bahay namin. Pero nung naayos, sobrang saya mo na, Nanay Sonia. Opo, pati rin yung asawa ko, sobrang rin masaya dahil napagawa ko yung bahay namin. Sobrang saya niya. Pero nung iniisip mo minsan, Nanay Sonia, yung bahay niyo noon, talagang wala na. Hindi na kami makatira doon, no, matutumba na yun. Sabi mo, naisipan mong gano'n? Paano kung hindi nagawa, kung wala na kayo doon, parang gano'n? Wala na. Paano pag nasira yun, Nanay Sonia, saan na kayo titira? Sa barangay hall, madam. Sa barangay hall na lang kayo. Pero nung naayos na? Sobrang masaya ako. Ngayon mayroong tumulong sa akin, madam. Kayo. Nung wala kayo, wala rin yung bahay namin. Gano'n na. So, mabait pa rin ang Diyos, Nanay Sonia. Kasi alam niya, napakasipag mo, napakabait mong nanay sa mga bata, lahat ginagawa mo. No, kahit mainit, Nanay Sonia, nandoon ka talaga. Kahit maulan, nandiyan ka.
hindi ka uwi ng bahay na wala kang bit-bit kasi iniisip mo yung mga anak mo. No, talagang mahal na mahal na mahal mo yung mga anak mo. Nakikita ko talaga na Nay Sonia, yung sakripisyo ni Nay Sonia na sobra-sobra para sa mga anak niya. Kaya Diyos ko po mga kabayan, believe na believe ako ni Nay Sonia. Talagang napahanga ako dahil nakitaan ko talaga sa kanya lahat gagawin bilang isang ina. No, bilang isang ina para lang sa mga bata na hindi magutuman. Biro niyo po mga kababayan, napakainit si Nanay Sonia, no? Talagang minsan masundan namin yan siya, talagang napakainit, no? Minsan naka-t-shirt lang siya o wala man lang siyang sombrero, no? Pero hindi iniinda ni Nanay Sonia yung tuloy-tuloy pa rin siya sa pamamasada. Tapos makita namin siya maya-maya, may bit-bit na niya siyang bigas. Minsan apat na itlog, dalawang itlog, isang kilong bigas o kalahating kilong bigas. Ang importante na meron lang talaga siyang maipakain. Mayuwi. Ganun po ka-determinasyon si Nanay Sonia kahit mahirap. Ganun po niya kamahal yung mga anak niya. O diba? Sa awa ng Diyos dahil napakasipag niya, no? Pinagkaloob sa kanya yung biyaya, yung bahay. At ang dami pang mga dumating na mga biyaya na Nay Sonia, no? Mapabahay, mapagrocery, mapabigas, mapakash, mapapackage. Nako, kompleto, halos trikados na napunta doon kay Nay Sonia. At naalala mo ba yung package kung saan natin nakuha noon, nung unang dating? Ha, saan ba natin nakuha yon? Naakala natin kung ano yon? Ay, doon sa... sa pakak... yon na lugar. Ano nangyari? Bakit napunta doon yung package? Hindi ko lang akakam. Awa mo yung pupusan niya. Sabi niyo. Di ba inutusan kita na kukunin mo na yung kunin mo na yung box? Oo, oh, kukunin ko. Pagdating natin doon, sumabog ay. Ayaw niyo pupusan niya. Asawa ko. Dandan na sabi. Natakot kayo noon, no? Kasi na-prank namin si Nanay Sonia, no? Kunwari, meron kami nakitang box doon, kahon doon. Sabi ko, iuwi na natin, pero ayaw ni Nanay Sonia kasi natatakot daw. Ayaw niyang kunin. Baka mapagalitan siya ng asawa niya, pati siya, no? Takot din siya. Pero hindi niya alam na Diyos ko, pinaprank lang pala natin si Nanay Sonia. Okay, sige, mamaya na yung tawanan, mamaya na yung iyakan. Magmerienda ka muna at salamat pala sa pagbisita mo sa akin dahil talagang napatunayan ko ngayon na talagang isa ka sa kamag-anak ni Marites dahil alam mo na nauwi na ako at dinala mo dito. Uy, mamaya may... Ay, tatawag pala ako ni Nanay Roslyn. So sabihin ko, naku, hindi kasi naman ni Nanay Sonia. At nagkwento pa sa akin. Sabi niya, yung maliit daw ng babae at maitim. Mamay, sinawak niya ako. Uy, masipag yun, parang ikaw din yun. O, hindi man siya nagpipidal, pero lahat ng gawaing mapababae, mapalalaking gawain, ginagawa ni Nanay Roslyn para sa pamilya niya. Parang ikaw din yun. It's more battery-ball yun. O, diba? Nakita ko si Ross na... Small battery-ball yun. Ikaw naman, big, no, battery. Hi, Paul. I miss you. Magpadala kami ng pagi sa Disimbra. Araw-araw ka pa rin namamasada na Nay Sonia. Kung ano mo ulan, napapasada rin ako naman. Kahit umuulan? Anong ulam nyo ngayon? Daing. Wow, daing na... Dilis. Ay, yung maliliit? Wow, ang sarap nun. Sinangag mo? Hindi. Yung... Nilagyan ko naman dito. Ba't hindi mo sinangag yung daing na dilis? Inihaw mo. Ihaw? Yung pala nag-ihaw ka ng bangus? Hindi. Ano, nilagyan ko ng ano, kawali, mantika. Isang ilaw ng dilis. I-try mo, ha? I-try mong ihawin yung mga dilis. Sa uling nai. Masarap yun. Siyempre, di ba mag-ihaw ka ng bangus? O magpaparingas ka ng uling? O lagay mo doon yung bangos o ganun din sa dilis. Wala akong ano, palutan na oging madam. Ha? Wala kami palutan na oging. Wala? O bumili ka ah, para matry mo maihaw yung ano. Wala akong pinamadam. Wala na pang...
Sabi ni... Pambili namin ng bigas, gulang pa. Sabi ni Placido, maganda na ang kita nyo kasi siya nagtatrabaho, tapos ikaw nagtatrabaho din. Hindi na daw kayo nahihirapan, yun naman ang sabi niya sa akin. Kaya sabi niya, isang kilong binibili ko, madam. Ha? Isang kilo. Apat na siyon. Pero 75. Isang kainan lang halos. Isang kilo. Siyempre, kakain almusal, kakain tanghalian, kakain hindi, sa gabi. Hindi kami kumakain ng almusal, madam. Tanghali, hindi nakakain? Tanghali lang isang kami lang. Para makatipid. Yung dalawang kilo, yung tanghali, tanghali, isang kilo. Yung... isang kilo na naman, pang gabi namin. Tapos si Placido, anong dinadala niya pag-uwi? Awan. Awan, madam. May dala siyang hotdog at itlog. Awan, ako bumibili. Meron, hindi araw-araw niyang bit-bit yun. Ako bumibili, madam. Sabi niya sa akin, may dalawa siyang itlog laging dala-dala at isang hotdog para pang almusal. Hotdog, yung sa kanya. Itlog niya, andun sa kanya rin. Alam niya, ilulugto ko ngayon. Itlog malat. Nakasabi yun. Walang dala? Awan. Nagtatrabaho yun, bakit awan? Awan, ako bumibili. Anong binibili niya? Wala rin pera yun. Ang sahod niya, Sabado lang. Kung Sabado lang. Hindi, tuwing Sabado lang siya bibili ng bigas. Lingguhan siya bibili ng bigas. Araw-araw, ikaw talaga hanggang Friday, mula Linggo. Lunes hanggang Sabado. Hanggang Sabado, Linggo lang sa kanya. Isang araw lang sa kanya, bili ng bigas? Ilang kilo binibili niya? Apat. Apat na kilo. Ulam, anong binibili? Galunggo. Malaki ata sahod niya kaysa sa'yo, di ba? 300 naman. 300. Magkano kinikita mo sa pedal araw-araw? No, malakas ni madam. Naka 300 din. Naka 300. Pag malakas. Pag hindi malakas? 200, 150. 200, 150. Sa makatawid, malaki pa rin sa kanya. Kasi sa kanya, arawan talaga naka-fix. 300. Sa'yo, hahanapin mo pa yun. Dapat hati kayo. So, yung Sabado lang sa kanya. Okay lang sana kung tuwing Sabado, kung ang bibilhin niya ay isang sakong bigas. Ay, wala. Yung iba, pambayan niya sa utang. Mayroon utang doon sa amo niya. Madam, dalawang kalating kinuha niyang bigas. Hindi pa hinuhulugan lang niya, madam. Huwag mo nang patabihin niya sa gabi. Pinapatabi po pa ba? O hindi na? Hindi na. Bakit? Awan kwarta? Pag maraming kwarta, pinapatabi mo. Wais din. Tikman mo ito na nai Sonia. Ito yung pasalubong galing Bacolod, Negros. Ayan. Tikman niya pa. Tikman mo. Tikman mo. Huwag mo na hatiin. Kunin mo na para masarap yung kain mo. Huwag mo na tipirin. Masarap? Masarap. Anong lasa? Opya. Ha? Opya. Ha? Opya. Ano? Opya. Opya? Malasang opya. Wow. Ayan mga kababayan na. Si nanay nagsabi no. Si nanay Sonia. Ano yan? Opya. Piyari niya. Ano yung piyang niya? Piyang niya bumbong. Ha? Piyang niya bumbong. Piyang niya? Piyang niya bumbong. Ayan. Ano ito na nanay Sonia? Sige, anuhin mo muna yan. Lunukin mo muna yan. Ito na nanay Sonia. Basahin mo ha. Ano ito na nanay Sonia? Ugoy. Wow! Very good. Ano to? Pianya. Ha? Pianya. Ha? Pianya. Ha? Pianya. Pianya. Wow! Very good! Ito, ano to? Yan, hindi ko alam na. Yum.
Yamay. 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 Yamay sa baba. Ha? Yamay cookies. Ha? Cookies. Wow. Yam, my cookies. Yamay. Yamay cookies. Ayan. Yummy. Yummy. Oh, sige, kumain ka pa. Ito, tikman mo yung ano to? Ugoy. Oh, sige, ugoy. Tikman mo yan, ugoy-ugoy. Pagkatapos mong kumain ng tiyaya. Ito, anong tawag niyan? Baduya. Ha? Baruya. Ha? Baruya. Yan yung binibili. Kumakain ka ba ng ganyan? Yung sa palengke. Buibili ka rin. Nagutom ako. Hindi ako, no. No, kulang pasada ako, hindi ako namimili naman. Bibili ka lang pag, kanang, no, pag meron ka. Pero pag wala, wala hindi ka bibili, pag kunti lang. Tubig lang. Paano pag yung gutom na gutom ka na? Siyempre, kailangan mo magpalakas kasi nagpapadyak ka. Paano pag gutom na gutom ka na? No, gutom na ako. Bibili lang ako ng ice water. Makita nila ako ng kasama ko na pipida. Mamirinda ka na. Hindi yung ice water, nalagay ice water. Bumili ka ng arse na maliit. Pati ano, baduya, o yung mampalakas ka. Hindi ice water na lagi-lagi. Nakikita nila ako ice water eh. Ice water lang, kahit gutom na gutom ka. Kahit gusto mong bumili ng masarap or tinapay, ayaw mong mabawasan yung kita mo kasi pambili ng bigas yun. Bigas isang ulang. Magkano bang ice water? Piso lang. Ah, kasi piso lang. Di ba madam, masama rin yan pag gutom? Oo, malamig. Masama yun. Di ba malamig yun? Masama yun sa chan na sobrang gutom tapos tubig lang na malamig ang iinumin. Dapat kahit bibili ka malang ng limang peso na tinapay tapos tubig. No. At kahit paano, bago kayo inom ng tubig, may laman yung chan mo. No, malakas ang pasada ko. Lumalami na akong pasada. Bibili na ako ng pancit, supas. No, dapat ganun sana, kahit man lang supas, 10 piso. No, kulang lang pasada ko. No, 100 lang. Eh, hindi na ako bibili ng merinda. Is water lang. Titiisin mo na lang. Pag uwi na ng bahay, saka kakakain. Ganyan po si Nanay Sonia, no? Ganyan po siya kagaling mag-budget para kahit papaano eh, hindi magutom yung kanyang pamilya. Ayan. Hindi biro yung mga kababayan, ha? Makapasahero ka ng medyo malaki-laki or dalawang tao, no? Tapos may karga pa pag galing sa palengke, tapos ihatid mo ng malayo, tapos yung daanan eh paangat pa, no? Ay Diyos ko, ang hirap pag yung ganyan, tapos nagugutom ka na, bababa ka ng bahay, walang almusal, tapos nagugutom ka na, hindi tiisin mo lang, iinom ka lang ng tubig para maibsan yung kalam ng sikmura. Pero Diyos ko po, napakahirap noon. Saan kumukuha si Nanay Sonia ng lakas ng loob, no? Siyempre doon sa mga anak niya, no? Grabe. Kaya yung tulad ni Nanay Sonia na parang nanay, tatay sa mga anak niya, tinitiis niya lahat-lahat yon para sa mga anak niya. Hindi niya iniinda kung ano-ano mang pagod, gutom, no, bahala na, basta meron akong maibiling bigas. O, ganyan si Nanay Sonia kabait at kasipag. Dahil si Nanay Sonia ay hindi umaasa lang doon sa mister niya na nagtatrabaho. Talagang siya ay hindi pwedeng hindi siya mamamasada araw-araw, Nanay Sonia, no? Talagang araw-araw. Linggo lang ang ano? Linggo lang ang pahinga. Mm. O, ganyan lang talaga kami ni Nanay Sonia pag nakita, no? May iyakan, may tawanan, kahit papaano, ginok-jok-jok ko si Nanay Sonia para kahit papaano eh, dito sa amin, makatawa man lang siya. Kasi mahal ang tawa nito mga kababayan eh. Pag nandoon sa kanila, nako, nakabusangot lang. Kasi laging iniisip yung problema, paano yung pagkain ng mga anak niya. Kaya pag nandito sa amin at kasama namin to, masaya, masaya lang. No, konting joke-joke lang yan para kahit papaano eh, mapatawa natin si Nanay Sonia. Maibsan yung problema. O sige, kumain ka ng madami dyan, Nanay Sonia. Magpakabusog ka. Kakain ka ng panglimang araw mo dyan para hindi ka gugutumin sa loob ng limang araw.
Laman nito. O tapos, yung karibal niyo, sino ba yon? Sino ba yung pinag-aagawan yung dalawa? Ano bang pangalan nun? Rodolfo. Si Rodolfo. O pakidescribe mo nga sa akin dahil nakalimutan. Nagkaroon kasi ako ng amnesia eh. Tapos, ano nga si Rodolfo? Lalaki na. Hindi ko alam, panda yung... Pandak, lalaki na pandak tapos? Meron tungkod. Bakit may tungkod? Naputol ang paa niya. Ha? Naputol ang paa. Bakit naputol ang paa? Hindi ka nga mata mo. Oh, karib. Ano nyo yun? Boyfriend nyo yung dalawa ni Nenos niya. Hindi mo alam. Bakit hindi mo tinanong? Apa yung tanongin ko mata mo. Hindi ko. Ha? Sige na, sige na. Ay, nandiyan na. Tuloy ba? Ay, si ano? Hello po. Morning po. Morning. Ay, morning. Gabi na. Afternoon. Anong morning? Afternoon. Hello, good evening. Nanda si Rodot. This name is beautiful. What? Hello po. Hello po. Musta na po kayo? Mabuti po. Ah. Ikaw, mo. Buwapo ka? Ah, hindi. Medyo lang. Kamusta ka, Rodot? Ah, okay lang. Mabuti-buti rin. Pasya ka dito. Ah, kamusta si Rodinin? Ano? Kamusta si Rodinin? Ay. Wala dito. Wala dito. Kamusta mo? Ako, nandito ako. Hindi mo ako kamutin. Inala ko si Luz. Ako nandito. Si Luz? Nasi si Luz ako ah. Namimiss na kita. Oy, pati rin ka. Namimiss kita. Kailan tayo makikita? Hello po. Hello. Hello po. Bukas. Ay, bukas? Bukas lang. Punta tayo sa SM. Ay, sa bukid. Doon sa silungang manggaan. Ha? Mag-araro? Mag-araro. Okay na yun, mag-araro. Sa bukid. Ay, sa silungang mangga. Punta tayo. Doon tayo mati. Ako yung kalabaw. Ako yung sasakay. Ay, no! Lulubog tayong dalawa. Lulubog? Namimimoa ako, Rodol? Ano po? Namimimoa ako? Oo, miss na kita. Bakit eh? Ang taga mong sumumbat eh. Ay, Rodol, meron akong sasabihin sa'yo. Sino mas mahal mo? Si Rosalie o ako? Siyempre, ikaw. Uy! Thank you! Sasyong! Anong nagusto mo sa akin? Yung mata mo. Yung mata ko? Ano pa? Yung Oh, ano pa? Kasi yung buhok mo, yung kulay green na o kulay... Okay na. Hoy, hindi kulay green ah! Hindi itong buhok ko! Pinatawa ko muna naman ako! Hindi green itong buhok ko! Itim! Kala ko green? Yung mata mo, bulag siguro. Yung ipin na lang. Pati yun ang ipin? Ang ipin na lang kasi mapote eh. Sino mas maganda sa aming dalawa ni Rosalie? Siyempre, ikaw! Uy! Thank you! I love you! Wak mo! Hindi, lang ha. Lodol pa. Binibiyo kita. Andi, toto! Mau-mau, so...
Sup, sup. Ano, ano sinabi mo kanina? Mong-mong sup. Mau sok sok, mau sok sok. So ayan po mga kabayan, nandito si Nanay Sonia dumalaw sa atin kasi syempre nangingi sa atin ang pasalubong dahil alam niya na galing tayo ng probinsya. So syempre padala natin ang piyaya, padala natin ang cookies, tapos itong maliliit na piyaya. Plus, dagdagan pa natin ng piyaya. O, diba? Para mamaya, pag-uwi niya, meron siyang ipasalubong sa kanyang mga anakis. O, diba? O, happy ka ba, Nanay Sonia, na meron ka pasalubong? Happy. Ha? Happy. O, paano mukha ng happy? Hmm. Ayusin mo ah. Masaya. Pag-sad. Sad. Pag yung walang pera. Pag may pera. Pag walang makain. Pag may makain. Oh, may pasalubong ka na, may cash ka pa. Salamat sa pagdalaw. Thank you, Manang. Oh, bibili mo. Wish you. Sa Disimba, magpadala kayo ng pagis, ha? Nanawagan talaga yung mga kababayan, no? Yung pagis daw niya. So, ayan po si Nanay Sonia. Uuwi na. Yan po yung pidan na binigay natin sa kanya. O, nakapangalan? Donya Sonia. O, diba? O, sakay mo na kami, Nanay Sonia. Ikot mo kami doon. Sika. Jakoy.